please welcome to the BXC, Glenn Ranilio. My name is Glenn Ranilio. I'm 32 years old. I'm from San Luis Aurora province. Pinakang nag-influence sa akin nung high school ako, nanonood ako ng Fight Sports Channel. So, napanood ko yung old UFC, Pride FC. So inaabangan ko yun every night, every schedule ng fight. Inaabangan ko yun, parang sabi ko, ito yung hinahanap ko. Parang napipil ko yung, ito yung hinahanap ko na gusto ko, itong fight na to. Dati, pinakagustong sports, boxing. Pero late na mag-start kasi nag-aaral pa ako ng college. So parang on and off ako sa training ng boxing. Tapos nangyayari, pupunta na lang ako sa gym pag may oras, training, tapos pagod na. So papasok ko sa school. Minsan tinatamad na ako sa school. Parang na-prostrate ako sa boxing, pero gusto ko talaga boxing kasi big fan ako ng boxing. Pag ako nanonood ng boxing, parang gusto kong maglaro. So, nag-start akong mag-training sa bahay lang. Tapos sa garage ng friend ko, sa garahe, sa pool area. Parang ganun yung naging routine ko. Tapos 2005, pagkatapos ko mag-college, so nag-decide ako na mag-training talaga, manap ng connect para makapasok sa Pride FC sa Japan. So nagpunta ako ng Japan 2005 hanggang 2008. So travel ako, talagang naghanap ako ng proper training. Ako mismo talagang mahanap ng paraan para makakonnect sa fight. Iba't ibang training camp, jiu-jitsu academy, boxing gym, MMA camp. So yun na yung time na seryoso na talaga. Nung una, parang feel ko lang na anong feeling ng umakyat sa ring. Parang gusto ko lang ma-feel kung ano ba yung takot, ano yung exciting. Tapos yun, tinry ko lang. Then first fight, naka-knockout ako. So parang saya, parang gusto kong ulitin, hindi na experience ang gusto ko. Parang gusto ko, fighter talaga ako, gusto ko talaga ituloy ito. So tinuloy-tuloy ko hanggang dire-diretso yung panalo ko, kahit walang weight class, kahit malalaki nilalabanan ko, heavyweight, middleweight, welterweight, wala akong pakialam sa weight class, kahit underweight ako. Fighting style ko sa una, parang relax lang ng konti, pero pag nag-connect na, so parang iinit na, doon na lalabas yung kung ano ka talaga, yung gusto mo talaga. Yung war talaga, hinahanap mo yun na, pag uminit na. Gusto ko stand-up kasi meron akong hand power, saka may skills ako sa boxing, so confident ako sa stand-up. Sa kickboxing din, wala naman problema. Nakakasagot naman ako pag kung anong fighting style nila gusto ng kalaban ko, sinasagot ko. Pero kung napunta sa ground game, confident naman ako, walang problema din. So, but siyempre, gusto ko stand up. Yan ang pinakang preparations, pinakang busy part kasi sobrang daming ginagawa. Kailangan mo talagang magpaka-busy, halos training, eat, sleep, diet talaga, strict diet. Tapos, dami mong gagawin. Kailangan mo ng boxing, kickboxing, wrestling, judo, jiu-jitsu. So, wala ka ng time lumabas, pumunta sa kaibigan mo o
parang doon na lang nakalagay yung buhay mo sa fight kasi sobrang busy. Araw-araw, ang daming schedule. Ang dami mong kailangan ayusin sa skills mo. Ang dami mong kailangan matutunan. Pag walang ganong ginagawa, light-light training lang, hindi pa rin ako na-stop ng training. So, pag hindi na ganong busy, pag off-season, parang punta ako sa gym at least once or twice a week. Pero kadalasan pag wala akong ginagawa, kasama ko yung anak ko. Tapos, punta sa beach, picnic, tapos farming yan. May ka mag-farming pag walang ginagawa. Off-season. Basta ganun lang ang routine ko. Pag may oras ako para sa anak ko. Yun, tapos pag may time para sa mga old friends, yun. Basta fighter ka, talagang nasa isip mo lagi mag-training araw-araw. Wala kang iniisip mo, parang hindi nakakawala sa mentality na kailangan mag-training. Laging yun ang nasa isip mo. Talagang iniisip mo na yung kalaban mo, ganun, mas higit pa yung ginagawa na preparation. Talagang training araw-araw. Kahit nga off-season, minsan pag sa bahay, parang kahit off-season, naisip mo pa rin mag-training.